So without further ado, let me introduce our speaker. Walang iba po kundi si Sir Rodrigo Almonte. Bigyan pa namin siya ng masigabong talampang mga kaibigan. Yeah. So thank you. Yeah, salamat sa napakagandang introduction. Brother Ian. Pero kagaya din ako, isang simple question mo. Para para sa kaibigan. Ayan, taas nga kamay ng mga elite. Elevate? B? Sino yung mga B? Yan, sino yung mga B? Sino yung may mga jowa? Wala! Wala, wala. Very good, very good. So, patay natin yung mic, sigurad, ha? Kaya, ayun! Ayan, maganda para pag-agad yung voices. Ayan. So, I believe. Thank you, brother. So, I believe, nandito kayo ngayon. No? Hindi para lamang kumuha ng informasyon. Hello? Good? Amen. Amen. I believe, nandito kayo ngayon, hindi lamang para kumuha ng informasyon. Nandito kayo ngayon, hindi lamang dahil nandito yung inyong inspirasyon, kundi nandito kayo ngayon dahil ready kayo sa mga revelasyon na marinigin mo ngayon sa hapon ito. Okay ba? So sige, bago tayo mag-start, let's pray. Tayo tayo lahat, let's pray. Tulungan niyo ako manalangin. So, na-invite natin yung Holy Spirit no, sa araw ito na siya yung mamuna sa atin. Okay ba yun? Elevate with me? Sige, let's pray. Mas ganyan, maraming salamat pa mo sa araw ito. Lord, thank you. Salamat sa buhay, Panginoon, sa alakasan na binibigay sa amin, Panginoon. Lord, gabayin niyo, Panginoon, kaya gagawin namin ang patatalakin ng salita, Panginoon, Lord. Lord, marinig mo sa amin, nais mo marinig sa amin, Lord. Lord, ipakalaw mo sa amin, nais mo ipakalaw sa amin, Panginoon. Gabayin mo kami sa hapon na ito, Panginoon. Na hindi lamang, Panginoon, informasyon yung marinig namin, hindi maging transformation sa amin, Lord, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, at ingatan mo, Lord, yung mga kapatid namin na dadalo, Panginoon, na pabiyahin pa lamang ako ng sa church, Panginoon. Ingatan mo sila. Maraming maraming salamat po, binabalik namin lahat ng kapunan na salamat sa inyo. In Jesus' name, we pray. Amen. Hindi po tayo lahat. Siguro bago tayo mag-start, no? Like natin yung video, panoorin natin. Panoorin mo po niya, maganda itong video na to. Kanino kamay yung nilayon ko sa inyo? Ladies, mga
Alino? Kay Lord. Anong ginagawa ng tao? Iba na nagdasal siya, no? Anong kailangan niya? Tubig. At nagdasal siya, sumama pa siya, no? Nasagot pa kami yung dasal niya? Hindi. No? Pero yung mundo na to, no, nag-o-offer sa atin ng mga sagot, na akala natin, nandun yung ganap na buhay. Makita niya, di ba? Wow! Nag-o-offer yung mundo, may gripo. Pero anong ginagawa ni Lord? Ano yung ginagawa ni Lord? Patuloy tayong nililigtas, patuloy tayong pinaharangan. Nakita niyo ba, may ilang beses naharangan? At sa ilang sandali, sinabutin yung dasal niya. Kaya lang yung sa tao ang mainipin. Sino rito mainipin? Yan. Kasi lahat sa atin instant, no? Instant coffee, instant noodles, fast food, lahat. Kailangan mabilisan, di ba? Pero ang ginawa ng Panginoon, mamamahamak masyado ginawa niya, binuro yun. Binuro yung hindi mo, di ba? Nililigtas talaga tayo, kaya lang. Dahil so tayo eh, naniniwala sa ating kakayahan, magaling tayo, magaling ako, kaya ko to. Gumagawa tayo ng sarili natin paraan. Gumagawa tayo ng sarili natin gringo, kasi hindi tayo makapaghintay. Ito matindi. Nung nakagawa sa sarili niya gringo, tinignan niya pa yung Diyos eh, sabi niya, parang sinabi niya, kaya kong gumawa sa sarili kong paraan. Pero bandang huli, yung tubig pala na hinahanda sa atin ng Diyos ay mas malaki. May mas nakahanda pala sa atin, mas maganda kung marunong lang tayo sumunod. Marunong lang tayo mag-submit sa gusto ng ating Panginoon. Nakita nyo? Nakita nyo? Nakita nyo ilawa? Ganun pala maraming tubig yung gusto ibigay sa ating ng Diyos. Susunod lang tayo. No? So, bro? So, ang topic natin sa hapong ito, ang ganda. No? Ang topic natin ay the beauty behind submission. No? Kailangan matuto tayong sumunod, kailangan tayong mag-submit, magpasakop. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, sabay-sabay tayo, sabi sa Proverbs 3:5-6, ano sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Isa-isahin natin. Sabi nito, trust in the Lord with all your heart. Ano yung sabihin ng trust sa Tagalog? Matiwala. Pero hindi niya sinabi na trust in the Lord lang. Ang sabi niya, trust in the Lord with all of your heart. Bakit kaya heart? Pag tumigil sa pagtintig ang puso mo, ano nga sir? So, ibig sabihin pala, sinasabi sa atin ng Panginoon dito na magtiwala tayo ng ating buong buhay. No? Sino dito yung mga estudyante? Estudyante. Yan. Negosyante. Bakante. Meron? Okay, kahit bakante ka, may gagawin sa iyo yung Diyos. Sino dito nagtatrabaho na? Ayan. 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 So lahat daw ng aspeto ng buhay natin, ano yan? Trabaho, pag-aaral, relasyon, negosyo, o anuman, kapag sinasabi natin sa Panginoon. Bigyan ko ng example. Any volunteer? Brother Brian? Sir Brian? Ano ako? Awa na kita? Pag-ilig na sila tayo na tayo. Amen! Brother Brian, ano pa bang pinakakatiwalaan dito? Yes. Sino? Pakitawag mo. Balik na kay Pastor kasi alam ko pagod niya eh. Balik na kay Pastor. Pagod na ko rin. Pero kapag ito, Monica, hindi kasi magagawin tayo yung medyo malakas. Kasi hindi yung sinayang sin. Kasi alayaw. Okay, sige. Kasi, brother Jose, alam mo yung kasi hindi tawa pa. So, siya yung pinagkakatiwala ko, malipo sa kanya, wala na. Marala. Okay. Yan. So, tawa tayo para maging nilang tayo. Ayan. So, ang gagawin ni Brother Brian ay babagsak na, Brother Brian. Tinigak ka. Ang gagawin naman naman ni Brother Jose, huwag mo saluhin. Saluhin mo. Okay, Brother Jose, ha? Ah, sige, balik. Huwag ka nilingon, ha? Huwag ka nilingon. Okay, pag sinabi ka, pagsa ka. Okay? So, Brother Jose, ha? Okay, sige, saluhin mo. Pag bilang mo tatlo, pagsa ka. 1, 2, 3.
Thank you, Brother Jose. Salamat para makalala si Brother Jose. Wapo, no? Okay. Brother Brian, nung ikaw lang ay bumabagsak, ano mo ba doon? Medyo parang kinakabalan. Kinakabalan. Pero, kaya mo dahil nag-iwala ako kayo sa inyo, alam mo ba kayo rin niya? Yeah! So, diyan na dalawang isip ka, bumabagsak. Amen. Bakit? Thank you, Brother Brian. Napakalangin si Sir Brian. Okay, asin ako. Yan. Ang Diyos ba ang katiwa-tiwala? Si Brother Brian, kaya siya bumagsak. Kaya niya pinili bumagsak. No? Hindi siya natakot. Natakot mo siya, nagtuloy siya. Kasi nagtitiwala siya kay Brother Jose. Kita ninyo, pakita niyo ito, ang maganda to. Ang Panginoon ba dapat natin pagkatiwala? Amen. Papabayaan ka ba ng Diyos? Hindi. Aalagaan ka ba ng Diyos? Nagpapayaan ka ba ng Diyos? Iiwala ka ba ng Diyos? Hindi. So, dapat natin sa pagkatiwalaan. Ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat tayo magtiwala. Bakit? Tandaan natin, tandaan ninyo, na ang Panginoon ay omniscient God. Pag sinabi natin omniscient God, lahat ng meron tayo, alam niya. Alam niya lahat ng bagay sa atin na meron tayo. Alam nila ang Diyos. Ang Panginoon ay omnipotent God. Napakamapangyarihan ang Diyos. Kung gusto niya sabutin yung panalangin mo, kung gusto niya gawin yung manghimala sa buhay mo, kahit ang gawin niya. Ang Panginoon ay omnipresent God. No? Nasa joy to the world naman ang buhay mo, silent life ng buhay mo. Alam niya yan. Sinasamahan ka niya. Manalig ka lang sa kanya. Yan yung sinasabi sa atin ng Panginoon. With all your heart. Brother, pwede ba naman yung pagkakibig ko? Kailangan yung pagkatiwala ko. Pagkatiwala ko? Yes. Pagkatiwala lang sa Panginoon. Bakit? Alam niyo yung 100 meter dash? Alam niyo yung 100 meter dash? Bago sila tumakbo, kailangan mo na nilang marinig yung baril. Diba? Pagka tumakbo sila, pag tumakbo sila na hindi pa nila narinig yung baril, ano mangyayari? Disqualify, fine. At karamihan sa atin dito, nagmamadali. Kaya pagdating sa pag-ibig, nag-disqualify. Yung iba, matigas pa ulo. Diba? Bakit? Sabi ako sa ating gano'n, no? O, ayan kasi, nagmamadali ka, iniwan ka tuloy sa rewe. Di ba halimang nag-iwan sa ere, mas malapit naman kay Lord kasi malapit na sa ere. Antigas na bulo! Masagot pa! Trust in the Lord with all of your heart. Kahit sa pag-ibig mo, bigyan mo sa Panginoon niya. Bigyan mo sa Lord. Lord, siya napatala ng Lord. Bakit iniwan niya ako, Lord? Marahil may plano ang Diyos sa'yo. Marahil may mas magandang plano may Diyos sa'yo. Sa mga batang nandito, hindi trust na katabi. Kailangan dito matalino, hindi matalinaw. Ha? Talino ng mataw? Letter A. Matalino, ha? Mga bata, hindi matalinaw, ha? Matalino, hindi mo naman. Okay? So trust the Lord with all of your heart ang buong buhay mo. No? Sabi nito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Pag tama yung dasal natin sa Panginoon, makikinggan niya tayo. Pero hindi natin alam yung gusto niya para sa atin pag wala tayong trust sa Panginoon. Kasi hindi ka nakipag-communicate sa kanya, kaya hindi mo alam. Pero sinasabi dito, may confidence na tayong lumaki sa kanya. At alam namin sasabutin ngayon, pag alam natin yung will, ito talaga, yung titignan nyo, example ko, nung ako ay nag-aaral, nung college ako, hindi, ang gusto kong course ay maging police. Gusto kong maging police. Pero dahil sa wala kaming pera, no, may dating lang si sir, kasi brother ko, pero walang datong. Buong dating lang, pero walang datong. Anong nangyari ganito? Binigyan ako ng scholarship. At ang binigay sa akin ay pagiging teacher.
Nung nag-aaral ako, hindi ko alam na magiging teacher. Yung course ko lang pinapasukan ko, magiging teacher pala ako. Sabi ko, parang kayo ako, torture na ako. Parang kayo ako pa rin yung course ko. Kasi mag-aaral pa rin. Parang pag-teacher ka, kailangan mong mag-aaral ng mag-aaral. Sino mga teacher dito? Di ba parang, pagka-teacher ka, mag-aaral ka kasi parang may tuturo ka, tama? Tapos sabi ko, ang mapatayan ko, mga batang maliliit. Sabi ko, baka mag-aamis ko lang eh. Pero alam nyo guys, elevated deep, alam nyo, nung nandito na ako sa position ko bilang isang teacher, at naging Kristiyano ko, nakita ko, may plan pa rin ang Diyos. Na magiging platform ko pala to, para mas makapagturo pa sa mga bahala tungkol sa salita ng Diyos. Kaya kayo, kaya tuloy nyo, palapakitin ako. Kaya kayo, kung nagugulungan kayo ngayon, trust the process. Trust the Lord. May plano ang Diyos sa buhay ninyo. Handaan niya yan. Mag-trust ka lang. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Alamin natin yung kalooban sa atin ng Diyos. Ano ba kalooban mo sa akin, Panginoon? Lord, bigyan ako mag-submit. Ano ba pinagagawa mo sa akin? Pag nakita ng Diyos yung puso mo na talaga ginaharap mo siya, sasabihin niya siya kung ano'y papagawa niya sa'yo. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Marami yung ilang mga katabi niyo dyan na nasa na yun, lalo yung mga nasa Biblia yan kasi may malalaki na sila ang pag sa'yo mga ilalim. Na once na hinahanap mo ang kaluwalhatian ng Diyos, gagabayan ka niya. Amen? Amen. We don't just trust God in good times but also in bad times. Ang trust sa Panginoon, hindi lamang dahil joy to the world ng buhay mo, masaya ka. Meron, darating yung panahon, silent type ka, depressed ka. No? Pero mas lalo ka lumapit sa Panginoon. Bakit hindi ako natanggap sa trabaho na yun? Bakit natanggal ako sa trabaho na yun? Bakit hindi ako napapasa sa school na papuso kong masukan? Bakit bumagsak ako? Bakit si mama at si papa lagi nalang nag-aawan? Bakit si papa may issue pa rin? Trust the Lord. Masahin natin na kwento rito. Sabi rito, as evening came, Jesus said to His disciples, sabi rito, itong kwento na ito, ang background na ito, no? Ito ay nakasakay si Jesus Christ kasama ng mga apostles. No? Pupunta sila sa tatawin sila sa lake at nagkaroon ng bagyo. Masahin natin, ha? Let's, sabi ng Panginoon, sabi ng Jesus, Jesus said to His disciples, let's cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind. But soon, a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, Teacher, don't you care that we're going to drown? When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, Why are you afraid? Do you still have no faith? The disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked, seek. Okay. Hindi pala. They asked each other, even the wind and wave, obeyed him. Pati yung bagyo sumusunod sa kanya. Sino itong tao na ito? Pero ito, tingnan nyo. Bakit kailangan tayo mag-trust sa Panginoon? Tingnan nyo. Jesus said to His disciples, let's cross to the other side of the lake. Sino nag-uros? Minsan, dumadaan ka sa buhay mo, hindi mo maintindihan. Pero hinahayaan ka ng Panginoon na daanan niya. Heartbreak? Hinahayaan ang Panginoon na daanan niya. Bakit? May tinetest sa iyo ng Panginoon. Tinetest ka ng Panginoon. Sa tingin mo, ano yung tinetest mo? Tinetest sa iyo. Yung faith mo, yung character mo, yung trust mo sa Kanya. Tinetest niya ng Panginoon. Di ba ang test sa temp? Di ba yung pagsubok sa temptasyon, sa tukso? Sa test, pinapalabas, i-enhance yung character mo. May nais siyang lumago sa'yo. No? May character siyang pinalalabas sa'yo. Sa tukso, sa temp, hinahantay kang mag-fall. Hinahantay kang magkasala. Yun ang kaibahan niya. At dito, tinetest sila ni Lord. Alam ni Lord na may parating na bagyo. At kung minsan ikaw din may mga bagyo sa buhay mo, at kung minsan hindi mo maintindihan kasi nasa ka lang na siya, kaya lang pwede sinasagot. At kumakanta ka na, Nagtutulog ba ang Diyos? Kasi kagaya ng mga apostles, anong ginagawa ni Jesus Christ?
Matutulog. At malamang yung mga apostles, natutulog na ang Diyos. Kasi nakita nila natutulog. At kung minsan akala natin hindi sumasagot ng Diyos, akala natin iniiwan na tayo sa error, pero hindi. Kasi God is always in control. Ano ba ang nagdadaanan ko sa buhay, God is always in control. Bumagsak man yung negosyo na wala ka man ng trabaho, yung magulang mo, hindi ka mapag-aral, wala silang pera, hindi ka man nakapasok sa gusto mong school, hindi mo nakuha yung magandang course sa gusto mo. Always trust God. Kasi God is always in control. Hindi siya natutulog. Ini-enhance nila yung karakter na meron pa. Kasi dinidevelop nila, kasi sabi gagamitin. Amen? 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 Amen. Tumawag ka lang. Kasi ibig sabihin lang pa, hindi siya natutulog eh. Pero pakikindihan ka din niya. Pakikindihan ka din niya. At marahil, hindi pa sa inyo dito, nag-worry pa rin. Nakakamba pa rin. May takot pa rin. At marahil sinasabi sa atin ng Panginoon, sinasabi rito, why are you afraid? Why are you afraid? Do you still have no faith? Ito lang ako ang manalig sa akin. Naging Diyos na ako sa edad niya. Sa simpleng bagay lang ngayon, sa boyfriend girl nila na iniwan ka, hindi ka na magpapatuloy sa akin. Alam niyo yung tinatamahan. Patuloy ka. Sinasabi sa akin ng Panginoon, tandaan mo, nung naging Kristiyano ka, hindi ka ligtas, hindi ka exempted sa bagyo ng buhay. Hindi ka storm-free. Pero pwede ka maging storm-proof. Kasi may Diyos na pamabantay sa'yo, mag-aalaga sa'yo. Ang sabi niya, I will not forsake you. Sabi niya, I will not leave you. Kasi ganun tayo pamahal ng Diyos. Kaya kapatid, tinatanong tayo ngayon. Kung sabi sa'yo, why are you afraid? Why ka natatakot? Pero nung time na yun, katabi nila si Jesus, pero kung nakamahal pa rin sila. Sabi sa kanila, you still have no faith? Wala ka pa rin pa naman pala tayo sa amin? Hindi ko naging Diyos na ako sa'yo dati? Napatunayan ko rin sa'yo dati? Diba? Sabi sila, sabi nyo sa kanila. No? Ito, trusting is resting. When you trust God, tinutulungan mo sarili mo. When you trust God, nakakapagpahinga ka. Lord, hindi ko na alam kung anong sasagot ko rito. Lord, hindi ko alam kung anong solusyon kung ano ito. Nag-trusting niyo, makalangan naman ako. Makikita ng Lord yung faith mo. Kasi ito, tinulungan mo sa sarili mo. Yes, Lord, nag-trusting niyo. Makapagpahinga. Napansin mo yun? Sino rito yung nakaranas na ng problema after naman pray, parang, parang may problema, pero parang okay na ako ah. Because trusting is resting. Kasi tama yung pinagbibigyan mo ng tiwala. Alam mo na ngayon, wala pang sarot, pero I believe. No, I believe na someday, God will listen to me. Nagkakoy ng Panginoon, nagkakoy ng paraan ng Panginoon para maging mo niya. That is trusting. When you trust God, nakapag ka na ka. No? Yan. It is hard to trust. Tama? Sino rito yung mga pani? Paniniwalain, kaya madaling naloloko. Di ba? Huwag ka agad maniwala. Tignan mo yung track record. Tignan mo yung track record. Sa simpleng paraan, sa simpleng ano, sa simpleng example. Marahil sa inyo dito, may mga best friend kayo. May mga kabali kayo. Noong una, hindi mo sinasabi yung mga sikreto mo sa kanya. Pero nakita mo yung track record niya. Uy, lagi siya nandiyan para sa akin. Iniingatan niya ako. Inaalagaan niya ako. Nag-a-advise siya sa akin. Pagkailangan ko siya, nandiyan siya palagi. Kaya ngayon, pati yung mga sikreto mo sinasabi ko sa kanya. Ano yung na-develop? Trust. Pero kung alam mo yung track record ng Panginoon, magta-trust ka din. At ang track record niya, ang biodata niya, ang resume niya nasa Bible. Binuhay na sila sa mapatay. Iniipong niya yung bibig ng mga leon, hinahin sa Daniel doon. Diba? Nilintas niya si Meshach, Shadrach, at Abednego doon sa mga sa apoy. Diba? Diniyak niya yung Red Sea. Yan ang track record ng Panginoon. At kung alam mo lang, ay nagumawa ng milagro dahil binasa mo yung Biblia, kaya na pa rin gumawa ng milagro kayo. At yung trust na ilalagay ko sa kanya, hindi sayang. Kasi yung track record, yung resume ng Panginoon,
pakikita natin sa Bible. Inalakad niya yung mga bulag. Nakita niya yung mga kilay. Yeah, nakita niya, nakita ko lang, nakikinig pa kayo. Nakikinig pa lang, nakikinig pa. Nakikinig pa sila, nakikinig pa sila. Okay, nakikinig pa. And leave not on your own understanding. Sabi nito, ano kung sabihin niya? Huwag tayo umasa sa sarili natin karayahan. Huwag kang umasa, huwag mong ibigay yung, huwag kang mag-pulling trust dyan sa diploma mo, sa karir mo, sa boss mo, sa negosyo mo, sa school na pinag-aaralan mo, sa politiko na binoto mo na nanalo. Huwag ka dyan mag-pulling trust. Bakit? Yung janitor na, yung McDonald's na, hindi malulugi yan, ang lakas ng ano na yan, negosyo na yan. Pero isang pandemic lang, ay mga nagsama. Ay, nanalo yung favorito kong presidente. Yes! Abumpay! Huwag kang umasa dyan. Ha? Isang gera lang nakagaya na nangyari sa Ukraine. We have to trust God. No? We have to trust God. Siya yung mga katulong sa atin. Sabi rito, it is true that as humans, you want to be in control. Yan, gusto natin tayo. Kala natin, kaya natin sa sarili natin. Matalino kaya ako, kuwero? Talented kaya ako? Kala natin kung isa sa sarili lang natin eh. Kaya natin eh. No? But we must accept the fact that we don't know everything. Meron tayong kakulangan. Hindi natin alam lahat. Yung mga hayop nga lang, hindi pa natin ang pangalanan natin. Yung mga bulak, hindi pa natin ang pangalanan natin. Kasi limited tayo. Sabi rito, we are finite. Ano yung sabi ng tingin? Meron tayong limitasyon. Meron tayong hangganan. We are limited. We are fragile. Ano yun? Makukulong tayo. We can only see things on the surface. We can only see the present. Hindi natin nakikita. No? Hindi natin nakikita yung future. Kaya hindi natin dapat asahan yung sarili lang natin. Ito, bigaw kayo ng isang game, ha? Sample. Ang mga ulat, bilhin rin natin ang Janity. Sa Palawan. Okay. Oh, ano kaya ito? Hulan. Hula. Pwede. Hula. Hala. Araw. Pokemon. Ano ba ko yung Pokemon? Tiketo mo. Okay, ano ba? Pero ang Panginoon, ganito yung tingin niya. Isa pa. O, kasi nagkabali kayo. Isa pa. Ano yan? Gitara? Pero ang Panginoon, pag tumingin siya po, bakit? Siya ang Alpha at Omega. So alam niya yung simula mo at yung wakas mo. Ang sabi nga sa Bible, hindi ka pa, no, nasa, hindi, wala ka pa sa sinakupunan ng iyong nanay. Iniisip ka na niya. So kanino tayo akasa doon sa nakakaalam na kabuuan? Doon ang ating past, ang ating present at ang ating future. No? Sabi kasi dito, for my thoughts are not your thoughts, nor are my ways. Nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. Yung pamamaraan daw ng Diyos, at yung mga ways na yung pag-iisip niya, gano'n malayo, mula dito, hanggang doon sa iyong mag-uwi. Malayo, malapit. Sino, saan? Sarili mo ang Diyos. Amen. In all the ways, submit to the Lord sa Panginoon. It means to recognize that He plays a major role in your life. Submitting to God means you rely on Him and trust Him. Pag may mga desisyon kayo, tanong mo muna sa Lord. Sabi dyan, my will or God's will?
May kanta nga, My Way, di ba? Sino kumanta si Frank? Si, kaya lang, may sumpa daw yun. Pag kinanta ko daw na nangyari, Brother Carlos, namamatay. Alam sa tiyo, yung My Way o yung God's Way? Totoo yun, kasi pag My Way, sunod mo kapahamakan. Pero pag God's Way, sunod mo, sigurado mapapaalis yung buhay. Amen? Amen. Before you make a plan in your life, you ask God's will to be done in your life. Lord, pag ginawa ko ba ito, ito balik maaari sa akin? Ano ba makalawal mo sa akin? Hindi mo alam eh, mag-usap pa sa akin. Dapat ganun yung ganun dapat yung ating ganun sa Panginoon. You always seek God's purpose every time you make a decision. Lord, ano bang purpose yung nagawa ko? Mapapapulihan pa kita dito? Mag-glorify pa kita dito sa gagawin ko? No? You don't do anything with action without first seeking the counsel of God. O, hindi ka gagawa ng action. Hindi mo tinatanong ang Panginoon. Lord, sino ba talaga ito? Lord, sasabutin ko naman, Lord. Mabalik naman eh. Pero hindi Christian. Dali mo na lang sa church, Lord. Baka magbawa ko. Di ba? Lord, buhay ko lang din. Lord, hindi personality ang tinitingnan, Lord. Mayaman, may personality. Hindi character ang tinitingnan, Lord. May car. Car factor. May car. Pero pag-pray mo sa Lord, pag-pray mo, Lord, sana ba talaga? O sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo, pag-aaral mo, trabaho mo, diba? Ito ba yung school na mapasok mo, pananalim mo sa Panginoon? Pray to God. Ito sa ito ang ganda, ito nga, pinakadilaw. You may, masahin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! You may be your partner in Christ. Hmm, gilan mo ha? Oh, pati daw sa? Pati sa relationship. Huh? Sabi rito, and he will make your path straight. Kilala mo si David? Kilala mo si David? Haring David? Anong tawag sa kanya? A man after God's own heart. Ibig sabihin, meron siyang harmony sa Panginoon. May harmonious relationship sa Panginoon. Pag sinabi kay David, David, kaliwa, ano ginagawa ni David? Ano? Kaliwa. Pag sinabi kay David, kanan, ano ginagawa ni David? Kanan. Pag sinabi kay David, David, straight, ano ginagawa ni David? Mayroon may harmonious relationship sa Panginoon. Tayo, pag sinabihan tayo kaliwa, ano ginagawa natin? Makanan eh. Sabi kaliwa, ano? Sabi straight, zigzag. Kaya lumalay yung way. Kaya lumalay yung way. Sabi nito, magayin ni David. Pag ikaw sumusunod sa Panginoon, ano nangyayari? May katagumpayan, may victory. Ano man, ulayan ang meron ka sa buhay mo ngayon, matindi, malaking pagsubok man yan, imposible man yan dahil malaki. Tandaan mo, may Diyos ka. Pag naglalim ka sa Kanya, sa trabaho ka, kapag may backer ka, kahit hindi ka pa in-interview, yes, pasok na ako yan. May backer eh. Ang Panginoon, may, ang Panginoon, gawin mong backer sa buhay. Submit to Him, and He will make your path straight. Amen? Kung si David, tinalo niya yung malaking bulayan na yan, kaya mo nagtalunin mo malaking pagsumok sa buhay mo. Yung malaking pangarap sa buhay mo. Yung malaking challenge sa buhay mo. Yung malaking struggle sa buhay mo. Kaya mo yung talunin yan. Submit to God. No? Oh, ito. Sandali ito. Ito maganda to. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Sa Panginoon, nagsasubmit tayo. At sa mga nakakatanda sa atin, dapat mag-submit tayo. Eh, si Ruth, mas mataas pa pinagalanan ko sa magulang ko, ako tapos ako ng college. Diba? Eh, mataas na nga lang narating ko sa karir ko eh. Sila, hindi ka sila nakataas, makikinig ako. Yes, academically. Yes, magaling ka sa X, Y, Z. Kaya lagi mo naalala yung X mo. Kasi magaling ka sa algebra. Academically, magaling ka. Pero in the reality of life, in the arena of life, sa realidad ng buhay, mas maraming alam sila. Bakit? Hindi mo mababayaran yung 50 years, yung 60 years na experience nila rito sa lupa. Kaya ako, pag may kausap akong matatanda, gusto
Mahirap pa naman akong magtanong. Mahirap akong magtanong kung yung mamahal ko ng bata ko ngayon. Malaki na yung magkakaiba ngayon eh. Kasi sabi ng lola ko, sabi ng lola ko ah, nung time namin, sabi ng lola ko, nung time daw niya, sabi daw ng lola ko, nung time namin, pag nandiyan yung mga ako, nagtatago kami, sabi ng mga magulang namin, alam mo, sila ako kayo, yun lang ako. Ngayon daw, anak, nandiyan yung mga ako labas. Napatawa ko lang kayo. Pero dapat magsubmit tayo sa Panginoon. Kaya magsubmit tayo sa mga nakakatanda sa atin. Magsubmit tayo. Submit tayo. Di ba piloso ko pa eh? Sabi nung magmula, papunta ka pala, pabalik na. Sabi nung anak ko, hindi ka nakasalubong. Piloso ko. Kaya naman paramang eh. O kaya sabi pa nung bata, sabi nung matanda, papalik ka pala anak. Ay, papunta ka pala anak, pabalik na ako. Sabi nung anak ko, ba't di ka tumuloy? Ba't tuloy-tuloy lang, walang balikan. Piloso ko talaga eh. Kaya naman paramang. Sunod tayo sa mga parents natin, sa mga elders natin, no? Yung mga D-group leaders po, sa mga ministries, sa mga alalay sa'yo, sunod tayo dyan. Malaki may tutulong nila para mapabuti tayo, mapaayos tayo. No? Sabi nito, yes, all of you, isa-visit ko ba na natin ang D-block with humility. Ano kailangan natin? Humility, maging humble tayo. Magpakumbaba tayo. God resists the proud but gives grace to the humble. Magmayabang daw, ano ginagawa? Nagagalit daw ah. Diyos, sino ba yung mga mayabang sa Bible? Yung unang hari ng Israel, si Saul. Hindi sumusunod sa prophet na pinagdadala pa, hindi sumusunod sa Diyos. Ano nangyari? Napatay sila, pati anak niya. Kapalitan siya. Ang sinip nila yun, si David. So, kung minsan dahil sa pagkakas na magulo natin, nadadama pati yung mga kapatid natin, yung mga magulang natin, yung circle of influence natin, nadadamay. Kasi hindi ka sumusunod, nagkakas mo natin. So, we have to have a heart of humility. Kung baba ka, no? Sino ba yung mga bayat? Sino ba yung mga nagpapatay sa Bible? Yung rich man, sabi niya, wow, ang dami mong ani. Puno na yung mga kamahalin ko, magpapatay pa ako ng isang para, doon ko ilalagay after that, iinom ako, kakain ako, at magpapakasaya. Ano sabi ng Panginoon? Sa gabi ito, kukunin ang anak mo ngayon. May isa pa sa Bible. Ito, sabi rito, ito. Ito sabi rito, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. No? So bago daw ang magbagsak, yung pride mo na kayabangan. If you're always the center of attraction, darating yung panahon, you will be the center of destruction. Kasi nari ko hindi na sarili kong galing ako. At kung isang pagmayabang tayo, hindi nahalata, nakakalata pa yung mga sa paligid natin. So kapag sinaway ka, makinig ka. Makinig ka, bakit hindi ka magbagsak? Sabi rito, ito, yan, oh. Si Haring Nebuchadnezzar, nagsalita, sabi niyo, oh, ang ganda ng Babylon, ang ganda ng kaharian ko, napaka-maka pangyarihan ko. Ang galing ko kasi ang ganda ng kaharian ko. Pero bago pa matapos yung speech niya, sabi ng Panginoon, 7 years ka, mawawala sa sarili. Sinabaliw si Haring Nebuchadnezzar, kakain ka, nakagaya ng mga hayop sa kabubatan. So, yun yung nangyari sa kanya. Pero alam niyo yung napakabait ng Diyos. Kasi may condition yung kanyang parusa. Ano condition? Kapag kinilala niya ang Diyos, ay babalik siya sa katiwan. Babalik din yung kanyang kaharian. Sabi nito, when my servant returned to me, soon in my honor and glory and kingdom, my advisors and nobles sought me out when I was restored as head of my kingdom with even greater honor than before. Now I, Nebuchadnezzar, praise and glorify the Lord of the heaven. All his acts are just and true and he is able to humble the world. Tingnan ninyo na doon. Pag tayo daw nagpapakumbaba, ano ginagawa? Ano sabi? With even greater honor than before. Mas itataas ka pa. Ang nagpapakumbaba ay? Itataas at nagpamataas ay? Ganun yung nangyari sa kanya. At ito yung matindi. Yung sinabi na ba't ang dulo? He is able to humble the proud. Sino magdidisiplino sa iyo? O baka magulat na lang kami, kumakain ka lang ng damo. O gulat ka, hindi kumakain ng damo to. Kaparusahan, mayamang siguro. Okay. Ayan. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time,
will care upon him for he cares for you. Mahal ka ng Panginoon. Ano man ang meron ka sa buhay, ilapon mo sa Panginoon. Why? Because he cares for you. Yeah, ito maganda. Ito, ah, pakinggan niyo to. Pakinggan niyo to kasi sa mga edad ninyo, minsan, matindi ang kaaway. Sabi rito, be sober. Ano yung sabi na be sober? Maging malinaw daw yung pag-iisip. Maging maliwanag ang yung pag-iisip. Be vigilant. Maging mapagmansyag ka daw. Bakit? Because yung adversary, yung kalaban daw natin sa Diablo, ay naglalakad na parang rolling lion. Parang leon daw, daw paano man. Ano nga gawin niya? Seeking whom he may devour. Ano yung sabihin yan? Napanood nila sa YouTube yung kung paano umatak yung lion. Atakin niyo ba agad? Ito hindi dahan-dahan. Tinitignan niya kung sino yung mahina, yung nawala sa grupo. At kung nakita niya, ito yung nawala sa grupo. Kasi pag malaki yan, hindi na kaya kiyakak niya. Pag napukulan, eh. Tinitignan niya yung nag-isang nahiwalan. Tsaka siya kaato. Ganun din kayo. Huwag kayong mahiwalay dito. Ito-dito rin yung patadyan dito. Kung wala ka pang dito, magkaroon ka ng dito. Sige, wala pang dito. Magkaroon ka ng dito. Atin kayo. Kasi parang ako yan, na sumisindi, pag tinagal mo yung satin, wala nang mangyari. Yun yun. Umamatay. At ikaw, masisila ka na. Malalapangan na lang yun. Kaya tuloy-tuloy sa patanin. Sabi rito, resist him, steadfast in the faith. O, resist ha? Ano sabi? Resist. Hindi assist ha? Resist. Pigilan mo. Diba? Hindi mo ina-assist. Alam mo naman meron kang tukso pagdating sa Portugal, pinagin mo sa kapasakwata ng madilim. Malakas ang internet. Malaki ka nandun. Ina-assist mo tuloy. Kapag gano'n, ilabas mo na yung cellphone mo. Kaya ka matulog. Ba, resist, hindi assist. Rado mo, tayo ko na talaga naman ni Galileo, pero pagbukas ng wallet, may isang mistake ng si Galileo. Kapag may isang mistake kayo lang, rado mo, in case of emergency. Diba? Okay. Okay. Ayan, bilisan natin kasi tapos na yung time ko eh. Pero, sulit. Gusto nyo ba ba? Gusto nyo ba? Sulitin natin, maganda to. Okay. Yeah, sabi dito, may the God of all grace who called us to his eternal glory by Jesus Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect stand, establish, strengthen, and settle you. Tutulungan ka ng Panginoon. Siya yung tutulong sa'yo. Sabi diyan, to him be the glory and his dominion forever and ever. Amen. Ito, handa rin nyo. Pag nagtatagumpay tayo, hindi tayo mag-earn ng glory. Tayo ay reflection lamang ng glory ng Panginoon. Pag nakita nila, bakit iba na ito natin mag-vision ko? Ngayon, mag-vision na. Diba? Hindi mag-vision ko, hindi mag-vision na. At sasabihin mo, to God be the glory. We are not the one who will earn the glory. Pero reflection tayo ng glory ng Panginoon. Tingnan sa iyo. So, ito diba? Yan ang sinasabi dyan. Okay. Therefore, submit to God. O yan, isa-isay na natin. Therefore, submit to God. Ito, ang sinasabi sa atin dito, para tayong sundalo. Kailangan may sinusunod tayo. Sino yung commanding officer natin? God. Pag sinabi ng Panginoon, sumaludo, saludo. Kasi pag hindi ka sumaludo, pagkapasaway, may ganting. At pagkasumusunod, may ganting. Pagkini sumusunod, may ganting. Pagkini sumukan mo dyan, sabi ng commander, saludo. Tapos, sabi mo, alam mo, diharay ka dyan. At yun din, no? Nasusunod tayo, sumunod ka. Sumunod, no? Alasay ka. Resist the devil and he will flee from you. No? Eto. Diba? Diba? Okay. So parang, diba? Tayo din ang sundalo, ang kalaban natin ay sa Satanas. Kaya dapat natin, ano, pigilan yung ginagawa ng Satanas. Okay? Ayan. So, little children, you are from God and have overcome them. For he is in you is greater than he was in this world. Sino ba nandito sa mundo? Kaya kami lang tawag na worthy kasi mas malakas ang hatak ni pero yung nandun sa loob mo mas greater daw yan. Sino ba yung nasa loob mo?
Tama. God, kasi we have the temple of God. So, sigurado na yung victory natin. Huwag ko lang kaya sa sundin. I-resist mo. Diba? Grow near to God and He will grow near to you. Kung isa nakala natin malayo yung Panginoon kasi lumalayo ka eh. Ang Panginoon dito lang, ikaw lumalayo kasi nakasala ka. Ang may sakit, hindi magagamot kung hindi ka pumunta sa hospital. Kapit ka. And He will grow near to you. Kung nagkamali ka, mas lalo ka lumamit sa Panginoon. No? Lament and mourn. Ito, patapos na tayo. Lament and mourn and weep. Pare-pare sa ibig sabihin yan. Kapag tayo daw ay nagkakasala, ano dapat natin maramdaman? Yung matinding patadalam natin, malungkot na dapat kung nagkakasala ka. Sabi nito, let your laughter be turned to mourning. Kung dati masaya ka daw, pag nakakagawa ka ng kasalanan, ngayon dapat nalulungkot ka. Your joy to bloom. Humble yourselves in the sight of the Lord and with the Lord. So, elevate, meet. Hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Nag-plano sa inyo ng Diyos. Nag-purpose sa inyo ang Panginoon na ito yung aksidente. Yung iba, pabalang na? Kaya ako na sabi na. Pero nag-plano sa inyo ng Diyos. Nag-plano sa inyo ng Diyos. Huwag kayo, huwag natin tinayon sa liyan natin. Pero lamit tayo sa Panginoon. Submit to God. Para yung tagumpay natin, no? Isure yung tagumpay natin ay galing sa Panginoon. Stand. Spring. Spring. Yes, Lord God, thank you. Salamat ka naman. Sa kalabungan sa wisdom ng pag-inahin natin sa Panginoon. But I pray for Jesus. Ang mga kapatangan sa Panginoon, na-elevate yung deep with God. Na magkaroon ng puso, Panginoon, handa ng Panginoon. Kaya, the Lord, yung buhay nila, Panginoon, iaalay nila sa iyo, Panginoon. Pero kung may pagtitiwala, may pananalig sa iyo, Lord, I pray, Panginoon, pwede na ganahan sila, Lord. Sa oras na sila yung nagbulungan, Panginoon, Lord, tulungan ko sila. Lord Jesus, give you wisdom. Kaya, give them guidance, Panginoon. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan, Panginoon. Lord, pag nagugulohan sila, Lord, ikaw yung muna nila nahanapin, Panginoon. Lord God, magkaroon sila ng, Lord God, ng relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi sila pahiya, Panginoon, na naman sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa Panginoon. Kaya balik na, Panginoon, sa